Hello mga ka-super kasari, kanegosyo, welcome back again sa ating channel, YouTube at sa ating Facebook page, Rose Jam 11. And for today's video, dahil naka-duty tayo dito sa ating Rose Jam Mini Mart, ang pag-uusapan natin is all about sa ating mga tumors. Meron ako dito nakalista na limang iba't ibang klase ng tumors. Naumpisahan ito doon sa vlog ko nung nakaraang araw, mga nakaraang araw, yung about doon sa palasa uli si tumor. So, napag-isip ako ng limang klaseng tumors sa ating tindahan. So, lima lang yun nandito ko. Siyempre, maraming klaseng mga tumors, no? So, kung kayo, ano yung talagang malala dyan sa tindahan mo, comment down below. So, ang aking number one dito is si tumor na pala sa uli nga, no? Yung mahilig magsolid si tumor. Yung alam mo yon, yung nagkukumpara nga si tumor doon sa kabilang tindahan, mas mura daw kaya isusolid na lang yung items kasi doon sa kabila bibili. Diba? Nakaka-GRRR. Yung isusoli dahil nga nakabili na daw si mama, si papa. Oo, isusoli na lang daw. O isusoli dahil nga mag-change ng ibang items. So, ganon. So, na-vlog ko na yan mga pala sa uling tumors, no? So, ang aking pangalawa ay si tumor na, syempre, lahat tayo makaka-relate dito, si tumor na pala utang, no? Yung tipong mayat maya andyan, bikini men, pautang ni men, di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, magkaroon ng limit, o kung kaya nyo magpaskil dyan na no credit, tomorrow na lang, o di maglagay, no? O kaya kung hindi talaga maiwasan ng utang, hindi mag-set ng limit kung magkano lang ang gusto mong ipautang dun sa tao na kaya niyang bayaran sa'yo. Okay, Doki? So, yung aking pangatlo dito, si Tomer na demanding. So, marami din tayong tumors na demanding dito sa ating tindahan, no? Yung nanghingi ng plastic, gusto pa i-doble pa, mga ganon. Mayroon pa yung, alimbawa, nagbigay ka ng parang hindi magandang item. Ano ba, Memeng? Ang kulit ni Memeng. Oh, kasama ko dito sa pagtitindi. Ayan, dyan ka. Oh. Sana tayo na nawala ako. Ayun nga, yung tipong isa lang naman swak yung binili, kailangan pang i-plastic. Pag hindi po plinastic, parang sama ng tingin. Wala ba kayong plastic, mga ganon? Tapos nagde-demand pa sila, wala ba kayo dyan, mga ganyan? Wala ba kayong mga ganito, mga ganyan? Basta yung mga demanding sila, no? Parang tayo, mapapataas kilay tayo. Parang, wala bang bagong ganito? Pa-expire na tong gardenia, wala bang bago, mga ganon, di ba? Yung bagay yung, minsan yung mga chicherya pag wala na tong hangin, mga ganon. Eh, mga ganon talaga, intindihin na lang natin. Siyempre, hindi nga natin mapi-please sa mga tumors natin. Meron talaga mga ganon, di ba? Demanding. Yung aking number 4 dito, si tumor na pabarya. So, dito sa akin, tindahan, ang dami kong tumors na pabarya. Alam niyo yun, yung talagang hindi man lang bumibili ng isang item, talagang pabarya ang punta, 1,000 ang pera. O, di ba? Siyempre, pag umaga pa lang, para mag-GGRRR ka, wala pong barya. Pero pag yung iba naman, bibili ng isang item, halimbawa, sigarilyo, isang sigarilyo, tapos isang Milo, syempre isipin, no, nagpapabarya lang naman talaga to, no? Hindi na lang sabihin magpabarya, no? Talagang ako, puntahan talaga ako ng mga nagpapabaryang mga tumor. So ako pag meron, nagpapabarya. Pero pag wala talaga, wala talaga. Pagpatuloy, so dito na tayo sa panglima. Ang aking panglima ay si tumor na reklamador. So marami din tayong nai-encounter na maganyang tumor. So nagre-reklamo sila, sasabihin, lalo na pag wala tayong paninda, yung halimbawa naubusan tayo ng items. Ano ba yan? Bakit wala? Tapos pagbalik nila, wala na naman. Aka! Gagalit. Nakakaloka, di ba? Tapos yung maraming tumors din talaga na nagre-reklamo, yung halimbawa, maliit yung size ng itlog. Gusto nila malaking itlog. Nakakaloka, di ba?
yung ano ba ba yung nire-reklamo nila, yung chicherya na puro hangin lang naman daw yung laman, di ba? Maraming ganong reklamador. Tapos meron pa ako na experience na nagreklamo sa bacon. Dahil yung bacon na nabibili kong bida, naka-tape lang talaga siya. Yung tapos yung niluto daw niya, parang pansin niya, ba't ang liit lang daw? Tapos nung tinimbang niya, 150, nakalagay daw 260. Eh, sa akin naman, pwede naman niya isoli yun. Eh, kaso nga, niluto na niya. Oo. Tapos parang isip ba niya daw, baka binabawasan namin, mga ganun, o, di ba? Wala, mayroong pang pagdududa. Eh, sabi ko, eh, nung natira, tinimbang ko, eh, sakto naman sa timbang doon sa ano, sa syempre nadagdagan lang dahil nagyelo, pero nandun yung timbang niya. Eh, sabi ko sana sinoli na lang, ikaso nga wala na siya mapakita sa akin dahil niloto na. Di ba nakakaloka? Ano pa ba yung mga tumer na reklamador? Syempre yung iba, di ba, yung hindi malamig, yung bibigyan mo ng hindi malamig na soft drinks, ano ba yan, hindi malamig, ganyan-ganyan. Tapos yung, minsan pag yung alak, hindi rin malamig. Minsan ako pag marami, yung wala, naubusan ako ng malamig, nagbibigay na lang ako ng ice, wag halimbawa talagang yung tumer na nagdi-demando. Nandun din yan sa demanding, di ba, tsaka reklamador, parang perehas lang, no? Yung binibigyan ko na lang ng ice, halagang 5 piso para wala na masabi kapag naubusan ako ng malamig na mga ala ko kaya soft drinks. Basta marami silang binipili, mga gano'n. Tapos ano pa ba yung mga nire-reklamo nila? Yung may hinahanap sila na wala, nagre-reklamo sila. Gusto nila, magsara na tayo. Nakakaloka, di ba? Maraming mga tumor na na-encounter natin. Mayroon pa yung mga tumor na akala mo feeling entitled sila, di ba? Parang feeling ang tingin sa iyo, eh, ano lang, di ba? Pero dito sa akin naman, no, hindi ko pa naman talagang naramdaman yung minaliit ako. Hindi ko pa yung naramdaman talaga na feeling ko minaliit yung pagkatao ko. Hindi naman. Hindi ko pa yun siya na ano. Kaya hindi siya kasama dito sa akin top 5 na mga klaseng tumor. Kasi parang, syempre naman, parang pero-peres lang naman tayo. Bakit? Kung ikaw, ano ka, mahadera ka, ako tindera, eh bakit? Peres lang naman tayo. Peres lang naman tayo kumakain, pero lang tayo tumatay, mga ganun, di ba? So, dapat pero-peres lang, walang, kung mataas ka, di ba? Pero, dito naman sa akin, wala naman ganun talaga yung sabihin mo, minamaliit ka. Siguro mayroon, hindi bumibili sa akin. Mga ganun. Pero lahat naman na tumors ko para sa akin, okay sa alright. Mayroon lang talaga mga attitude na mga ganitong klase ng tumors. So, normal naman yan. Kasi lahat tayo, mayroon talaga tayo mga attitude na ganun, na reklamador ka, demanding ka, di ba? Yung lagi kang pala sa uli, mayroon lang, kasi part na yan ng life, di ba? Part na yan ng buhay natin. Di ba? Kanya-kanya naman yan. So, hayaan na lang natin yung mga ganong attitude. Understand na lang, intindihin na lang natin sila. At okay, sama, basta tayo, wala tayong ginagawang masama. Nagtitinda lang tayo ng maayos. Okay yan sa alright, di ba? Huwag mo na lang dibdibin yung mga ganon. Inhale, tapos wala na, move on. Mga ganon. Ganon talaga ang buhay. Sa pagninegosyo, kasama talaga yan. Doon tayo mag-grow pag naka-encounter tayo ng may mga tumor na ganitong, ay, napakasungit, napaka-arte. So, tayo na lang mag-adjust eh. Parang alam natin, okay, next time, itong tumor na to, ganun na ang ugali niya, ganun na lang. Diba? Ganun na lang ang buhay, negosyo. Talagang adjust-adjust na lang pag may time. Okay? So, yun lang. So, comment down below sa mga entry nyo, sa mga klase ng tumor dyan sa tindahan nyo. Bye-bye! Thank you for watching! Night love lang!